tayo po ay mag-pray. Ipanalangin natin yung offering. Sino yung Diyos at kami? Pwede bang pag-pray natin? Nagsigawan sa tuwa ang lahat ng alagad niya at malakas na nagpuri sa Diyos dahil sa mga kahangahangang pangyayaring kanilang nasaksihan. Sinabi nila, pinagpala ang haring dumarating sa pangalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit, papuri sa tataas-taas. Ngayong araw na ito ay napaka-familiar po na pinagdiriwang ngayon ng pananampalataya ng mga Kristiyan. Katoliko, Protestant, mga born again. Ang pinagdiriwang po natin ngayon ay araw ng palaspas. Dahil pag-aanda po yan sa gawain next week sa Holy Week na sineselebrate po natin at pinapasalamatan natin sa ginawa ni Jesus sa mundo. Ang linggo ng palaspas, ang inaalala po dito ay ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Nang ang Panginoong Jesus ay bago pumasok sa Jerusalem, inutusan niya ang kanyang mga apostol na kumuha ng isang asno. At pagkatapos, sabi nito, batang asno, at binigay ng mga apostol kay Jesus at sumakay si Jesus doon papunta sa papasok sa Jerusalem. At nung makita siya ng mga tao na parating na, ang mga tao ay naglagay ng mga dahon ng palmo o palm. At pagkatapos ay sabi nito, inilatag naman ng mga tao ang kanilang mga balabal sa kanyang daanan. Tapos yung iba ay kumuha ng mga dahon. At habang naglalakad si Jesus, yung kanilang mga balabal ay dinadaanan ng
batang asno na nakasakay sa Jesus. Nagsisigawan at nagbinawa kayway nila yung hawak nilang mga dahon. At ang sinasabi ni God, inagpala ang haling dumarating sa pangalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit, papuri sa kataas-taas. Lahat ng nakakita kay Jesus ay tuwa-tuwa ng panahon na yon nang siya'y papasok sa Jerusalem. Dahil ang kalagayan po ng Israel ng pagkataong ito, sila po ay nasa ilalim ng pamamahala ng imperyo na Roma. Ibig sabihin sila'y sapog ng isang banyagang imperyo, banyagang malakas na bansa nung panahon na yon sa kanilang pagkabuhay ng time na yon. Dahil sila ay nauuhaw sa kalayaan, at si Jesus ay dumating sa buhay nila, 3 taong nagministeryo, nangaral, nagpagaling. Maraming mga tao yung naniwala kay Jesus na siya yung Messiah o yung anointed one. Ibig sabihin, tagapagligtas. Ngunit ang tanang karamihan na ibang tao na mga ugyong paniniwala nila ay pupunin ni Jesus yung paghahari, panalayain sila ni Jesus sa paghahari ng Roman Empire. Ayun ang nasa isipan at puso ng mga maraming Hudyo ng time na yon na Israelita. Kaya nung nakita nila si Jesus papasok sa Jerusalem, nag-celebrate talaga sila. Kasi parating na yung pag-asa nila ay tumibay na mayroon pa silang lumaya sa kamay ng imperyo ng Roma. Subalit hindi nila naiintindihan yung talagang patay ng ating Panginoon sa pagkakataon na ito. Kaya isipin natin yung habang kung nanonood tayo ng movie habang naglalakad si Jesus, ang asno na sinasakyan niya papasok sa Jerusalem, daming tao doon na nilalatag nila yung kanilang balabal, yung kanilang pwedeng ilatag para daanan ng asno na sinasakyan ni Jesus. Yung kanilang ginagawa ay pagkilala sa isang hari, pagpaparangal sa isang hari. Kaya ang sabi nga nila rito, pinagpala ang hari dumarating sa pangalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit, papuri sa kataas-taas. Siguro yung mga tao na talagang sobrang tuwa, sobrang saya, dahil nakikita na nila yung kaligtasan na inaasap nila na magkagalingan. Ngunit, ang kanilang pananaw ay kaligtasan lamang sa kamay ng Roman Empire. Kaya, nung mga na isang linggo after ng celebration na ito, maraming tao yung na-disappoint nung malaman nila na hindi talaga yun ang patay ng ating Panginoon. Maraming mga tao yung nalungkot dahil akala nila si Jesus na yung hari na magpapalaya sa kanila. Ngunit hindi nila naunawaan na ang kalayaan na naisibigay ng Panginoon sa kanila ay sa kalayaan sa kasalanan. Yung kamatayan ng ating Panginoon ay isa sa pinakamahalagang event sa lahat ng kasaysayan na pangyayari sa ating mundo. Walang higit sa kamatayan ng ating Panginoon. Ito yung pinaka-importante sa history. Kaya itong binabasa po natin sa Luke chapter 19, 37 to 38 ay paghahanda lamang ng Panginoon Jesus upang ganapin yung kanyang pagtubos, upang gawin yung pagliligtas sa sanlibutan na na-misinterpret ng maraming tao noong panahon na yon, dahil nais nilang maranasan yung kalayaan sa pag-aapi o sa pagkakalipin nila sa Roman Empire. Kaya lahat ng crowd nung nakita si Jesus na nakasakay sa asno ay talagang nag-celebrate, nagpuri sa Diyos dahil nagkaroon sila ng pag-asa na sila ay lalaya. Ngunit after ng ilang araw, ang mga tao rito na nag-celebrate, iba na yung kanilang sinisigaw. Ang una, sinisigaw nila
Pinagpala ang aming dumarating sa pangalan ng Panginoon na para sa langit, papuri sa kataas-taas. Ngunit, gusto ko lang kulang ding pansinin sa inyo na maaari hindi lahat ng tao ngayon ay naniwala kay Jesus. Kasi pag binasa natin yung sumunod na verse, sinabi naman sa kanya ng ilang para sa iyong kasama ng karamihan, Guru, patigilin ninyo ang inyong mga alagad. No, marami pa rin mga tao, yung kontra doon sa paniniwala ng crowd patungkol kay Jesus. Kaya sabi niya, sawayin ninyo, no, ang mga tao na nagsiselebrate, na nagsisigaw, na papuri sa Panginoon sa hari na parating. Siguro itong mga Pariseo na ito ay maaaring natatakot sa liderato, sa pamumuno ng bansang Roma ng panahon na yun, na baka malaman ng kanilang gawin kung sino ang namumuno ng time na yun ay maparusahan sila. Kaya sinasabi ng mga Pariseo na ito na patigilin niyo yung mga tao, ang inyong mga alagad sa kanilang sinisigaw. Pero ang sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw. No, yung pagpupuri, pinapakita nito ay hindi kaya pigilin para magbigay tayo ng salamat at pagpupuri sa Diyos. Sabi ni Jesus, kung pigilin mo sila, kaya mo pagsalitain ng Diyos sa pagpupuri at sila yung sisigaw. Sa buhay natin minsan, ay dumarating at napipinilong tayo na magpupuri sa Panginoon. Pagpasalamat sa Diyos dahil may pangyayari sa buhay natin na hindi tayo ayos ngayon, may problema tayo, at maaring walang trabaho yung ilan, o kaya iniisip kung ano yung paano tayo makasurvive sa isang linggo pang quarantine na ito, at paano kaya yung trabaho na babalikan na ng iba, yung negosyo ng iba, ano kaya yung mangyayari. No, kaya minsan, gusto natin mag-worship sa Diyos, hindi natin magawa dahil may umahat lang sa puso natin. Natulad nito, no, pinapatigil ng mga tao, mga pinuno, ng mga Hudyo, na patigilin yung alagad ng Panginoon at ng mga tao na nagpupuri at nagtitigil ng kabutihan ng Diyos. Subalit, pinapakita ng Panginoon, walang pwede makahadla upang ang isang tao ay makapagbigay ng pagpupuri sa Diyos na ang isang tao ay mapigilan sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Dito sa binasa natin, hindi lahat welcome si Jesus. Maraming tao at tumanggap kay Jesus na siya ay kinilala ng isang tagapagligtas, isang Messiah, anointed one. Ayan yung mga tao naglapad ng kanilang balabay sa daraanan ng asong sinasaktan ng ating Panginoon habang siya papasok sa Jerusalem. Ayan din yung mga tao na tinanggap si Jesus at pinawagayway nila ang mga tao na hawak nila at sila ay nagpupuri sa ating Panginoon. Subalit may mga ibang tao rin na hindi tinanggap at kinilala yung ating Panginoong Jesus. May nag-welcome at merong hindi. Sa buhay natin sa ngayon, minsan tayo po ay tumatanggap at kinikilala yung kabutihan ng Panginoon sa buhay. Subalit minsan, may pagkakataon na hindi kinikilala ng ibang tao si Jesus. Tayo, tinanggap natin ng Panginoon, pinapasok natin siya sa ating buhay, subalit marami pa rin tao ang hindi kumikilala at tumatanggap sa ating Panginoon. At ayan yung ating mission. At ayan yung ating nais gawin natin. Nais ng Panginoon na gawin natin ay payag natin ang Ebanghelyo. Kaya ang gawain sa lugar na ito ay kailangan magpatuloy, kailangan magpakatatag ang bawat isang kahit ilan lang po tayo, pero kapag kasama natin ang Diyos, magagawa natin ang mga bagay na mahirap gawin. Amen? May papahayag natin ang katotohanan sa puso ng Diyos. Kahit may pagka, kahit merong hindi maniwala, tayo na tumanggap kay Jesus sa buhay natin, na pinapasok natin sa Jesus na matagumpay sa buhay natin, tayo yung may katungkulan na ipagpatuloy yung gawain sa lugar na ito. Tama, nabawasan na tayo ng isa dahil si tatay
ay umuwi na sa Panginoon, na sa piling na ng Diyos, pero hindi ibig sabihin na sa kanyang pagkawala ay mawawala din ang gawain sa lugar na ito. Kundi sa pamamagitan ng kanyang pagkawala, nakita natin ang mabuti na ng Diyos, bakit nagkaroon ng gawain sa lugar na ito. Kaya ayun ang magiging motivation na yung pag-ibig ng Diyos, yung pagtubos ng Diyos sa atin, ang siyang magbibigay sa atin ng tapa at lakas ang loob upang ipagpatuloy ang gawain sa lugar na ito. Suportahan po natin yung mga gagawa na pumupunta rito. Lagi natin sila ipagpatuloy. Walang perfectong tao. Walang kahit kami mga manggagawa ay hindi rin perfect. Subalit, sa pamamagitan natin ay mapupunuhan ang lahat ng pagpunta. Amen? At higit sa lahat, sa pamamagitan ni Jesus, yung ating kaulangan ay ganyan at magiging ilaw at mabuti tayong patutuwa sa lugar niya. Tayo ay tayo yung mga tao na kinilala yung matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, matagumpay na pagpasok ni Jesus sa buhay natin. Ayun yung unang Palm Sunday natin, yung araw na tinanggap natin si Jesus sa buhay natin. Ayun yung araw na matagumpay na pagpasok ni Jesus sa puso natin. Katumbas yun ng pagpasok ni Jesus sa Jerusalem na matagumpay at ang mga tao'y nagpupuri at magpapasalamat habang siya'y nakasakay sa aso. Nakita natin ang ating Panginoon na hindi nagsuot ng korona, hindi nagsuot ng magandang damit, hindi kumuha ng kabayo ng pandigma, kundi ang pinahanap niya ay patangkas. Na pinapakita ni Jesus na kailangan matuloy tayong magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Bagamat si Jesus ay Diyos ang nagtatawang tao, subalit siya'y nagpakababa upang sa ganoon makabot niya tayo at tayo'y matubos sa ating mga kasalanan. Naranasan natin yung unang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa puso natin. Pero kung titingnan natin yung pag-aaral, yung senaryo ng Holy Week, yung bago ipako si Jesus sa krus ng Kalbaryo, ay maraming mga tao na tinanggap si Jesus sa Jerusalem na nagsabi rin na ipako si Jesus sa krus. Una, nagyalak sila at pagkatapos ay may mga taong nagtanong, sino ba ang taong ito? Sino ba ang nangangaral na ito? Maraming bumaliktad sa ating Panginoong Jesus. Nauna, tumapalakpak, naglatag, ang kanilang balapal, nagsisigaw na Hosana, Hosana sa anak ni David. Dito sa version na hawak natin, sa hari na paparating, nagpupuri sila sa Diyos. Pero dumating yung pagkatataon na sila tumalikod kay Jesus. Bakit? Kasi nag-disappoint sila nung maunawaan nila na hindi naman pala ang bakit Jesus ay paalisin ng mga Romano. Pangunahan sila sa paglaya sa imperyo ng Roma. Kaya marahil ang iba sa kalungkutan at na sa disappoint, na-disappoint sila kay Jesus dahil hindi nila nakita o hindi nila naranasan at hindi ginawa ni Jesus yung gusto nilang gawin na maranasan nila para kay Jesus yung sila ipalayakin sa bansa Roma. Sabi sa Matthew 27 verse 22, babasahin ko na lang po, sabi ni Pilato, what shall I do then with Jesus who is called Christ? Why they ask? Sabi ng mga tao, they all answered, crucify him. No, sabi ni Pilato, ano yung gagawin ko kay Kristo, kay Jesus na tinatawag din Kristo? Nasa harapan si Jesus ang teblado at maraming tao sa plaza at ang sabi nila sabay-sabay silang sumigaw, crucify him, ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Yung pagsisigaw ng mga tao ito ay paulit-ulit. Pansinin natin, nung nakita nila si Jesus na papasok sa Jerusalem, sila'y nag-celebrate. Winelcome nila ang isang hari na papasok sa Jerusalem.
pagkakataon na ito, ilang araw lang ang lumipas, sinasabi naman nila, ipako siya sa krus. Dahil nabigo sila. Dahil hindi nila naunawaan ang tunay na kalayaan na offer ni Jesus ay kalayaan sa kasalanan. Ang gusto ng mga tao ng panahon na yun ay kalayaan sa kamay ng bansa. So, kaya yung mga ibang tao na nagpupuri ng pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, ngayon naman ay sumisigaw na ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Hindi lahat, marahil na sumalubong kay Jesus ay sumisigaw na i-crucify ang ating Panginoon. Marahil ang ilan lamang, hindi lahat ng tao na nandun na nag-welcome sa kanya na mayroong mga dao na hawak at hinawag ay nagsabi na ipako siya. Pero meron ding mga tao doon na tumalikod kay Jesus dahil akala nila makakalaya na sila sa imperyo nito. Ngunit, hindi ganoon ang nangyari. Sapagkat ang ating Panginoon, ang gusto ng ating Panginoong Jesus, ang kanyang kingdom ay hindi dito sa mundo, hindi political system, hindi kingdom o kaharian dito sa mundo, ang nais itayo ng Panginoon. Pumunta siya rito upang baguhin ang ating puso, upang iligtas tayo sa kasalanan at sa kapangyarihan ng kamatay sa pamamagitan ng kanyang pamatayan at muli pagkabuhay. Sinabi ni Jesus sa Matthew sa John chapter 18 verse 36, "My kingdom is not of this world. If it were, my servant would fight my kingdom is from another, sabi ng ating Panginoon. So maliwanag na sinabi ni John na yung kaharian na itatayo ni Jesus ay hindi kundi sa kalangitan. At ang point lang dito ni John, pinapaliwanag ni Juan na nagpunta si Jesus rito para tayo palayain sa kapangyarihan ng kasalanan. Ganun yung nangyari sa atin. Nung pinapasok natin si Jesus sa buhay natin na matagumpay, na isinrender natin ang ating buhay, itinaas natin yung puso, inawagay natin ang ating puso kay Jesus at welcome natin siya sa buhay natin. Nung araw na yun, tayo pinilaya ng ating Panginoon. Amen? Anong taon kayo nakakilala sa Panginoon? Anong taon nyo binigay yung buhay mo kay Jesus? Ayan, unang araw ng Palm Sunday. Ngayon, dahil sa nakasanayan po natin as tradisyon, dahil sa pananampalataya ng Katolik na naglalagay tayo ng mga palaspas, wala pong masama po dyan. Dahil inaalala lang natin yung ginawa, yung matagumpay na pagpasok ay sa Jerusalem. Pero mas gusto kong bigyan ng digin at bigyan ng halaga yung Palm Sunday na yun. Maganda o walang kapulungan ang paglalagay mo ng palaspas sa pinto o kung saan man kung ang buhay mo ay sarado kay Jesus. Naunawaan po ninyo, kahit ilang palaspas pa ang isabit natin na nilagay sa pintuan natin, subalit sa iyong tahanan, sa iyong puso, sa iyong buhay ay hindi welcome sa Jesus, walang katuturan ang pagseselebrate mo ng pagsanda. Ang tunay na linggo ng ay yung buhay na isinuko pa Jesus. Yung buhay na pinapasok si Jesus sa kanyang puso at tinanggap siya bilang Panginoon at tagapagligtas at nagsisi at tumalikod siya sa kanyang kasalanan. Ayon ang tunay na pagdiriwang ng palaspas. Amen? Amen. Naunawaan natin na sineselebrate lang natin yung Palm Sunday na yan. Ayan yung higit sa lahat yung tayo'y nagpaligod sa Panginoon. Pinapasok natin si Jesus sa buhay po natin. Maaaring yung mga taong nagpuklusipay ay pwede magkaroon tayo ng commitment tayo na yun. Bakit yung mga taong na yun tinanggap si Jesus na una pagkatapos tumalikod at sinabi sa kanila, ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Minsan, di ba, natin din tayo sa ganoong point sa buhay natin sa ngayon na
kapag tumingin tayo sa ibang tao, nakokondem natin sila. Dahil sa kanilang mga maling gawa, dahil sa kanilang mga kasalanan, dahil sa kanilang mga ugali. Huwag natin kakalimutan, dating ganun din po tayo. Nang wala pa si Jesus sa buhay natin. Binago na tayong lahat ng Panginoon. Ang sabi sa salita ng Panginoon, ang lahat ng nakay Kristo ay bago ng nilaga. Wala na yung kanyang dating pagkatao. Siya'y pawang bago na. Yung unang linggo ng palaspas sa buhay natin, yung pinapasok natin si Jesus mula ng araw na yon, binago ng Diyos ang puso natin. At tayo'y inaring anak ng Diyos. Amen? At ngayon, kapag titingnan natin yung sanglit, hindi tayo magagalit sa kanila. Maawa tayo, mahabag tayo sa kanila. Pag-pray natin sa Panginoon, nawa, sana kung paano kami niligtas ng Panginoon ay maranasan din nila ang kaligtasan na meron. Ayun yung ating ipanalangin sa mga pamilya natin, sa inyong mga asawa, sa inyong mga anak, at sa ating mga kapitbahay. Ipanalangin natin na nawa maranasan nila yung tunay na pagpasok ng Jesus sa buhay nila upang mag-celebrate din sila, mag-tiwang din sila sa Panginoon. Alam niyo po, sabi ng Biblia, kapag ang isang tao ay bumalik sa Diyos at tinanggap ang kaligtasan ng ating Panginoon, ang sabi ng Bible, nagdiriwa ang libo-libong anghel sa langit. Isang tao lang ang magbalik-loob sa Diyos. Nagsiselebrate yung kalangitan sa isang tao ay nagsisi at nalibalik at nalangpalataya sa Ebanghelyo ng Panginoon. Kaya, wag, ayun ang panghawakan natin. Ibahagi natin yung tunay na mensahe ng Palm Sunday. Ibahagi natin ang tunay na ibig sabihin ng Linggo ng Palaspas. Hindi lang yan pagsasabi ng palaspas sa gate, sa pinto. Ang tunay na ibig sabihin talaga ng Linggo ng Palaspas, papasokin mo si Jesus na matagumpay sa buhay. Kilalanin mo siya, i-acknowledge mo siya na Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. At kilalanin mo rin ang iyong sarili na ikaw ay nagkasala at hindi matuwid sa Panginoon. At kailangan mo ng isang tagapagligtas, walang iba ang ating Panginoon Jesus. Ayan yung naranasan natin. At ayan din yung sineselebrate natin kapag tumulong. Ayan din yung daladala ng mensahe ng Last Supper ng ating Panginoon na mahal tayo ng Diyos. Kasi nasabi ng Diyos sa atin, mahal na mahal niya tayo. At sa sobrang pag-ibig niya sa atin, ibinigay niya ang kanyang buong buhay na sa Diyos. Kung ano sino man tayo sa kanya, ay maligtas at hindi mapahal. Ayun yung naranasan natin. Tayo ngayon, kailangan yung kaligtasan na yan ay ipagpatuloy natin. Sapagkat ang sabi ni Apostol sa Apostol Pablo de la Apostol Santiago na ang pananampalatayang patay, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Patunayan natin na tayo ligtas. Patunayan natin sa crowd, sa ating kapaligiran na tayo ay mga anak ng Diyos. Maging magmahal tayo, ipag-pray natin ang ating community, ibahagi natin yung gospel, mag-invite tayo na kakilala sa darating ng mga linggo, especially kapag wala ng quarantine. Ngayon, dinidiscourage ko muna na magtipon-tipon tayo ng marami dito. Ito, inaalaw natin kasi everyday naman magkakausap tayo, magkakasama tayo. Pero, delikado na kapag nag-invite tayo ng invite. Hindi ngayon yung panahon na yun. Ang panahon na yun, panahon ng panalangin para sa bansa ng Diyos. Panahon para pagkalakasan tayo sa isa't isa. Upang sa ganun, kapag nalambalik na, naging normal na uli ang buhay, tayo ngayon ay malakas na sa pananampalataya. At kapag sa patuloy nating gawain, tayo ngayon ay matapang na, ay babahagi natin ang ating Panginoon. Bakit? Kasi naunawaan natin, kailangan nila si Jesus. Kailangan nilang maligtas, katulad ng ating kaligtasan na meron po tayo.
Amen? Amen. Hallelujah. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Praise God. Ngayon ay dadapit po.